Muli, isang magandang araw po sa aming mga minamahal na magulang, gayon din po sa aming mga mag-aaral ng San Antonio Elementary School. Ako po ulit si Ginoong Adeline Bartolome, isang guro sa Grade 6 sa ating paaralan. Salamat po sa inyong aktibong pakikilahok sa unang bahagi ng ating orientation. Marami na pong nag-text at nag-message sa mga advisors. Welcome po ngayon sa ikalawang bahagi ng ating orientation kung saan tatalakayin naman natin ang modular na paraan ng pagkakatuto. Sa dulo po ng video na ito ay magkakaroon po tayong muli ng assignment o takda para aming malaman kung ang video na ito ay inyo bang naunawaan. Tara, atin na pong umpisahan ang ikalawang bahagi ng ating orientation. Ang ating pong gagamitin sa San Antonio Elementary School ay ang blended learning. Pag sinabi pong blended, mayroong modular, may online, at may ibang parehas depende po sa kakayahan ng aming mga magiging mag-aaral. Muli, amin pong pinapaalala na hindi kailangan magpabili ng gadget kung wala namang kakayahan. Para sa may mga kakayahan, pwede naman ding online ang inyong piliin. Sa video na ito, mas ating bibigyang pansin ang modular na paraan ng pagkakatuto. Linggo-linggo po ay makakatanggap ang lahat ng bata ng isang set ng modules ng iba't ibang asignatura. Hindi po ibig sabihin na natanggap ninyo ito ngayon ay gagawin na po ito ng isang bagsakan. May isang linggo po ang bawat bata upang sagutan ang mga module. Nauunawaan po namin ang inyong mga agam-agam. Marahil ang iba sa inyo ay natatakot sa kung paano tuturuan ang inyong mga anak sa bahay. Hindi naman po namin kayo masisisi, pero ang sinisigurado namin ay naririto kami upang tulungan kayo. Gaya po ng pagtulong ninyo sa amin noong sila ay pumapasok pa, gayon din po ang magiging pagtulong namin sa inyo. Patuloy po nating ipanalangin na malampasan na natin ang pandemyang ito sapagkat maging kami na mga guro ay sabik na ring bumalik sa paaralan ng mga bata. Batid po namin ang hirap, pero magtulungan po tayo. Paano nga ba ang distribusyon ng modules? Dahil po sa COVID-19, ang punong guro natin kasama kaming mga guro ay nagsagawa ng mga plano na sumusunod sa mga patakaran ng IATF kung saan ang mass gathering ay ipinagbabawal. Ang lahat po ay kinakailangan magsuot ng face mask at face shield kung mayroon. Kinakailangan din pong mag-social distancing. Palaging tumayo ng may layong isang metro mula sa ibang tao. Ang mga paghahanda ay para sa proteksyon ng mga guro at mga magulang. Nakikiusap po akong inyong unawaing mabuti ang aking mga susunod na sasabihin. Upang maiwasan ang mass gathering, nakaschedule po ang pagpunta ng mga magulang sa bawat grade level. Ang grade 6 po ay tuwing Lunes ng umaga sa iba't ibang oras kada section. Alas 6 ng umaga, nakaschedule ang Lakandula, Manyago at Pule. Sila po ay magpapamigay hanggang alas 8 lamang ng umaga. Ang mga magulang ng mga nasabing pangkat ay dapat na pumunta sa takdang oras lamang. Pagdating ng alas 8, titigil na po sa pagpapamigay ang mga naunang tatlong pangkat at susunod naman ang Magalat, Almazan at Malong. Sila ay magpapamigay hanggang alas 10 lamang. Pagdating ng alas 10, ang Dagohoy, Silang at Palaris naman ang magpapamigay. Tatagal ito hanggang alas 12 ng tanghali.
Isinagawa ang ganitong schedule upang maiwasan ang pagkapal ng mga tao sa bawat floor ng ating building. Sana po ay atin itong nauunawaan. Ang Sulayman po ay magpapamigay din ng module sa Lunes ng umaga. Si Ma'am Bautista po ang mag-a-announce kung anong oras. Sila lang po ang klase sa grade 6 sa building na ito, kaya wala pong problema. Atin pong tatandaan ang isang mahigpit na paalala. Dumating sa itinakdang oras. Huwag po nating hayaang tanggalin ng pandemyang ito ang respeto natin sa oras ng bawat isa. Ngayon ay ituloy na natin ang pagpapaliwanag tungkol sa pagdidistribute ng mga modules. Dala nga po ng new normal, tayo po ay magkakaroon ng protocol na dapat sundin. Tayo po ay may paghahanda bago, habang, at pagkatapos ng distribusyon. Una nating talakayin ang paghahanda bago ang distribusyon. Marahil kayo ay may mga tanong gaya ng mga sumusunod. Ano ang kailangan kong gawin bilang isang responsableng magulang? Ano ang mga patakaran na dapat kong sundin para sa aking proteksyon? Ano ang mga kailangan kong ihanda at dalhin sa school? Meron tayong mga bagay na dapat tandaan sa pagsagot ng mga katanungan na iyan. Una, dumating sa takdang oras. Ikalawa, pumunta ng mag-isa. Bawal po ang magsama ng anak. Tandaan po natin, bawal pang lumabas ang mga bata. Gayun din po ang mga senior citizens. Sumunod, magsuot ng face mask at face shield kung mayroon. Ikaapat, mag-social distancing. Ikalima, iwasan ang pakikipagkwentuhan. Gawin po nating mabilis ang pagsasagawa ng distribusyon. Sumunod, umakyat at bumaba sa tamang hagdanan. Ito po ay na-discuss ko na bago pa ang slide na ito. Ano naman ang mga bagay na kailangang dalhin? Una, kailangan magdala ng sariling ballpen para sa pagpirma. Bawal maghiraman dahil sa COVID-19. Lagi po natin itong tatandaan, mga magulang. Dapat po ay may dalang sariling ballpen. Kung maaari, ay magkaroon na kayo ng bag kung saan doon nakalagay ang inyong ballpen. Sumunod, name tag, dalawang kopya. Ano po ba ang name tag na ito? Sa isang malinis na long bond paper, isulat po ang pangalan ng bata at pangalan ng tatay o nanay o sino mang tagakuha ng module. Siguraduhin pong nababasa ito ng malinaw mula sa malayo. Ito po ang halimbawa. Sa likod naman ng papel, ilagay ang pangalan ng guro, grade at section, at ang schedule. Gaya po nito, Mrs. Adeline Bartolome, 6 Almazan, Lunes, 8 a.m. to 10 a.m. sapagkat iyan po ang schedule ng 6 Almazan. Para po ito saan? Bakit po kailangan gumawa pa namin ng ganitong mga name tag? Pag po kayo ay pupunta sa school upang kumuha ng module, ito ang palagian ninyong dadalhin. Ipapakita po sa guard ang likurang bahagi upang malaman niya na kayo ay nakatakdang kumuha ng module sa araw at oras na iyon. Mamaya naman po ay i-explain ko ang gamit ng nasa harapang bahagi. Ito po ay ilan sa mga paghahanda bago ang distribusyon. Ngayon ay dadako naman tayo sa mismong distribusyon. May mga dapat po tayong tandaan pag-akyat natin sa ating classroom. Una, isa-isa lang po ang pagpasok. Kung may nakita po kayong magulang sa loob, pakihintay niyo lang po na makalabas siya. Pumila ng may social distancing at iwasan ang pakikipagkwentuhan. Ikalawa, sa pinto pa lamang, ipakita sa guro ang name tag.
Ito po ang harapan ng papel na ipinakita ko sa inyo kanina. Dahil po sa social distancing, hindi na po kayo kinakailangang lumapit sa guro. Ipapakita nyo lamang po ito at hahanapin na ng guro sa kanyang listahan ang pangalan ng inyong anak. Kaya sinabi ko po sa inyo na siguraduhin ninyo na malaki ang pagkakasulat ng inyong mga pangalan. Suggestion ko po, pwede nyo po itong i-type at ipalaminate para po hindi na kayo gumawa linggo-linggo. Gagamitin na po ito sa tuwing kayo ay pupunta para kumuha at magsauli ng modules. Ito naman po ay suggestion ko lamang. Kung wala pong pampalaminate, okay lang po. Pwede pong ingatan na lang ang papel o magsulat linggo-linggo. Susunod, pag naipakita nyo na po ang name tag, hahanapin sa mga upuan ang apelyido ng inyong anak. Ihahanda po ito ng mga guro. Maaari ang mga envelopes na nakikita ninyo sa larawan ay mga temporary envelopes lamang. Atin pa pong pagkakasunduan sa mga susunod na bahagi ng orientation ang tungkol sa mga gamit na kakailanganin ng inyong mga anak. Pag nakita nyo na po ang envelope ng inyong anak, lapitan ito at pirmahan ang papel na nasa desk gamit ang inyong sariling ballpen. Mahalaga po talaga na may dala tayong sariling ballpen para doon po ay hindi na tayo manghihiram. Ganito po ang inyong makikita. Meron pong nakalagay dyan na module set number, claimed, date, returned, date. Module set number po ay kami po ang maglalagay niyan. So, kung unang beses po ito ng inyong pagkuha, ito po ay module set number 1 para sa unang linggo. Susunod po ay nakalagay dyan, claimed. Ibig po sabihin ng claimed ay nakuha nyo po ang module. Dyan po sa column ng claimed, kayo pipirma sa tapat ng number 1. Kapag ka po kayo ay nakapirma na, ilalagay nyo naman po ang date kung anong araw kayo kumuha ng module. Okay po. Yung return po ay huwag nyo munang susulatan. Ang ibig po kasing sabihin ng returned ay ang pagsusoli ng module. Sa araw po na yan ay kukuha lamang kayo ng module dahil ito po ay ang unang beses na pagkuha ninyo ng set ng modules. So, wala pa pong isusulat na returned at date. Okay po? Next, kuhanin ang envelope na naglalaman ng modules. Huwag iuwi ang papel na pinirmahan. Iwanan ito sa desk. Lumabas ng classroom at mag-ingat po kayo pa uwi. Iwasan ang pakikipagkwentuhan. At iyan po ang mga gagawin sa mismong distribusyon ng modules. Ma'am, bakit po dalawang kopya ang ipinapagawa ninyo na name tag? Ang isa pong kopya ay ilalagay ninyo sa table malapit sa pinto para kopya ni teacher. Eh, para magkaroon po kami ng kopya ng kung ano yung pangalan or kung sino yung pangalan na kukuha ng module para sa mga anak. Okay? So, iiwanan nyo po sa amin ang isang kopya ng inyong name tag. Yung isang kopya nyo po ay sa inyo na. Kung dalawang kopya po ang inyong pinagawa, huwag nyo na pong ipalaminate parehas. Yung ipapasa po sa amin ay hindi po nakalaminate. Yun lang po ay bond paper na ordinary. Okay po? Ngayon, pumunta na tayo sa susunod. Ito ay ang pagkatapos ng distribution. So, naibigay na sa inyo ang mga modules. Ano naman ang mga dapat ninyong tandaan? Una, ingatan ang module. Lalo na ngayon na nag-uulan. Sana po ay magdala kayo ng plastic na pwedeng paglagyan pagkatapos ninyong kuhanin ang module ng inyong anak. Okay?
Tatandaan po natin na ang pag-iingat ay makakatulong upang pagdating ninyo sa bahay ay hindi pa sira-sira ang module na sasagutan ng inyong mga anak. Next, umuwi agad pagkatanggap ng mga ito. Minsan kasi ang iba, uunahing pumunta sa eskwelahan para kumuha ng module at pagkatapos ay pupunta ng palengke. Maaaring sa palengke ay maiwala ang module. So, siguraduhin po na pagkakuha ng module, umuwi agad sa bahay upang maibigay ito sa anak. Kung hindi po, ay wala pong gagamitin ang inyong anak sa linggong iyon. Hindi nyo rin po maibabalik sa oras ng pagbalik dahil nga po ito ay inyong naiwala. So, maagang paalala pa lang po, pagkakuha ng module, diretso po sa bahay. Okay, next. Number 3. Tulungan ang bata sa pagsagot ng module. Ma'am, hindi ako marunong. Hindi kasi ako marunong magturo. Ano po ba ang kailangan kong gawin? Kung may mga tanong, hingin ang tulong ng guro sa pamamagitan ng text o Facebook. Hindi naman po masamang humingi ng tulong sa amin. Magkakaroon pa po tayo ng isang bahagi ng orientation tungkol sa schedule at tungkol sa pagtatanong sa guro tungkol sa mga modules. So sa ngayon po, ang pinag-uusapan pa lang po natin ay ang mga modules at ang pag-distribute nito. Okay, paisa-isa lang po tayo para po ating maintindihan. Next, turuan din natin ang mga bata na ingatan ang mga module. Baka mamaya maingat na maingat ang magulang, pero ang anak hindi maingat. So, turuan din po natin ang ating mga anak na maging maingat sa kanilang mga gamit. Huwag po nating hahayaang gumagawa habang kumakain para po maiwasan na matapunan ng mga tubig o kaya kape, malagyan ng ulam, para po pag ginamit ay mas nakakaganang gamitin kapag malinis ang module kaysa marumi. At isa pa po, mas makikita ang ating karakteristik bilang magulang, bilang bata, na tayo ay malinis sa gamit. Okay? Next. Hindi kailangang tapusin ang module sa loob ng isang araw. Mayroon kayong isang linggo upang sagutan ang mga ito. Baka po stress na kayo, ha? Hindi po kailangan tapusin ng isang araw. Kailangan po ay unti-untiin lang. Okay? Pero, syempre, dahil ito ay module na ang isang lingguhan, tulungan ang mga bata na matapos ang mga gawain. Pag sinabi pong tulungan, hindi po ibig sabihin kayo po yung magsagot. Tutulungan lang po natin sila na magsagot. Okay? Next, number 8. Ilagay muli ang module sa loob ng plastic envelope. Pag natapos na po itong sagutan, ibalik po ang module. Kung halimbawa rin po hindi pa kayo tapos talaga magsagot lahat, pwede rin naman pong ibalik sa plastic yung sa plastic envelope yung module. Kasi kapag nandun po, safe po 'yon. Basta po kapag sasagutan nila, kailangan nakalabas. Pagka tapos yung study time, ibalik muna ulit sa lalagyan para po hindi madumihan or hindi masira. Siguraduhin kumpleto ang mga ito. Kung ilan po yung kinuha, yun din po yung bilang ng ibabalik. Okay? Next, number 9. Isama rin sa envelope ang iba pang ibinili ng guro kung mayroon. Minsan po kasi magkakaroon yan ng mga kasamang papasagutan para sa inyong mga anak. Okay. So, kapag meron pong ganun, siguraduhin na kayo ay may checklist at nakalagay doon kung ano yung mga kailangan yung bitbitin sa susunod na punta sa ating paaralan. Okay po. Okay, next. Maghanda para sa pagsasauli ng modules. Susundin pa rin natin yung parehas na proseso, ngunit may kaunting pagkakaiba sa distribusyon. Okay? So, natapos na yung linggo.
babalik na kayo ulit kasi ang schedule ng grade 6 ay tuwing Lunes ng umaga. So, natapos na ang Lunes ng ang buong linggo. Linggo kahapon, Lunes na ngayon. Kukuha ka na ulit ng module. Okay? Kapag kukuha ka na po ng module, dapat daladala nyo po yung module na ibinigay sa inyo nung nakaraang linggo at ibabalik nyo po iyon. Okay? Nung nakaraang module po, nung nag-claim kayo, ganito po yung nakita ninyo sa inyong pinirmahan na nasa desk. Okay? Ngayon, kung kayo ay magbabalik na ng module, pipirma na po kayo ngayon sa returned. Okay? Pipirmahan nyo na po yung returned at ilalagay nyo yung date na August 17, 2020. Kunyari lang po yung date na yan. At pagkapirma nyo po dun sa returned, pipirma din po kayo doon sa claimed. Ano naman po yung claim doon sa number 2? Yan na po yung bagong set ng module na inyong kukuhanin mula sa guro. Bali po yung returned, iiwanan nyo po doon yung envelope na yon at yun naman pong bago ay kukuhanin nyo naman po. Kaya kung mapapansin nyo, baka sa susunod na pag-uusapan natin, dalawa ang dapat na plastic envelopes na meron ang bata. Isa sa pagkuha at isa sa pagsauli. So, pag-uusapan pa po natin yan sa mga susunod na bahagi ng ating orientation. Sa ngayon ay iyan po muna. Next. Ito yung isa pang pagkakaiba. Magkakaroon ng number 5. Ilagay ang envelope ng mga ibabalik na module sa upuan. Next is kuhanin ang envelope ng bagong set ng module. So, kumbaga po, palit. Yung isinoli nyo ay iiwanan ninyo sa upuan at yun naman pong kukuhanin yung bago ay kukuhanin nyo mula sa upuan. Okay? So, lalabas na rin po ulit ng classroom at mag-ingat po kayong muli pa uwi. Iiwasan po natin ulit ang pakikipagkwentuhan. Okay. So, ngayon, narito na tayo sa ating assignment portion. Dito po sa ating assignment, sa ibaba po ng video na ito, inyo pong i-comment ang picture ng inyong anak kasama ang kanyang name tag. Okay, so unti-unti na po nating gawin ang ating mga kailangang gawin bago ang pagsimula ng ating klase ngayong taon na ito. So, ulitin ko po, sa ibaba po ng video na ito, inyo pong i-comment ang picture ng inyong anak kasama ang kanyang name tag. Okay? Isa pong alala bago po tayo magtapos. Malaki man ang ating gampanin, atin itong kakayanin. Isa't isa ay tulungan natin. Okay? So, narito po kami para kayo ay tulungan. Alam po namin na kayo ay naririyan din at handang-handang tumulong sa sangkaguruan. Maraming salamat po sa inyo at muli po ito si Ma'am Bartolome. Maraming salamat at magandang araw po sa lahat. Hanggang sa susunod na bahagi ng ating virtual orientation. Maraming salamat po!